Siyempre bilang isang nanay na naranasan mo rin na maghirap, parang naramdam mo kung ano yung pinagdadaanan din niya. Hindi mo alam kung saan kakukuha ng susunod mong kakainin. Parang ang hirap ang iniisip mo. Yung iniisip niya kung paano niya mapapaaral, paano niya papakainin, yung baon. Yun yung parang ang sakit kasi ganyan din yung naranasan namin before. So, parang kumabalik. At parang bumabalik ang alaala sa amin. Kaya parang gustong-gusto namin tumulong talaga. Kasi minsan ang tao, minsan kailangan nila yakapin. Minsan kailangan may makinig sa kanila. Hindi lang puro yung bibigyan mo lang ng financial tapos wala ka ng update. Katulad namin mag-asawa, yun lang naman ang ano namin, na may naangat yung buhay namin kung paano naman kami tumulong sa kapwa namin. Iyan ang naging dahilan sa pagtulong ng mag-asawang Curly at Sara Descaya ng St. Gerard Construction Charity Foundation Incorporated. Araw-araw, dinadagsa ang kanilang opisina ng mga humihingi ng tulong at pag-alalay. At bagamat kanilang inisyatibo ang Medical Mission at Wellness Caravan, ay ipinarating nila ang pasasalamat nila sa mamamayan. Salamat po sa lahat. Napaka-successful po ng lahat ng aming mga medical mission. Sa inyong lahat po na mga dumarating, kaya patuloy po kaming nagme-medical mission pa rin dahil patuloy pong tinatangkilik ang medical mission namin. Kaya salamat po sa inyo dahil kung hindi naman dahil sa inyo, wala din naman po itong medical mission na to. Sa lahat ng Pasigueño, maraming salamat sa pagtanggap sa amin. Kung ano kami behind the cameras, ganun kami talaga. Lalo na ako, hugger ako, kasi gusto ko maramdaman ng tao na kahit papaano meron kayong karamay, meron kayong pwedeng pagsabihan, hindi lang tulong pinansyal. Andito ako para makinig kung anong pwede natin paggawin, pagtulungan natin. Eh, itong medical mission yan yung nakikita namin sa ngayon ng kaya namin ibaba sa inyo na hindi kayo nag-iisip kung paano gumastos ng pag-check up. Nandito na siya lahat. Hagat kaya namin ibigay ng libre sa inyo, gagawin namin yun para sa inyo. Nakuha ko yung headcount, so every day we receive at least 100 or more letters a day. Wow. Which we have to pacify for releasing ng Thursday and Friday. So, nakakatuwa naman na dahil sa amin, kumbaga may nakikita ang taong liwanag na makakatulong sa kanila. So, it could be financial, it could be medical, or mga kagat ng aso, pati yun, tinutulungan natin ng mga Pasigueño kasi wala daw mga vaccine. So, naghahanap tayo kung saan tayo makatulong sa kanila. Sa kanilang 14th na medical mission na ginanap sa Barangay Palatiw, napakarami ng mga residente na dumating para sa mga libreng serbisyo. Natuwa daw si Sara dahil madaming matutulungan ang kanilang programa. Ipinagpasalamat nila na maliban sa mas madami na ang benepisyaryo ng kanilang proyekto, ay madami na din ang sumusuporta sa kanilang advokasya. Mula sa libreng medical, dental at eye checkup, masahe, haircut, manicure at pedicure ay mas dumami na ang handog na serbisyo. Nadagdaga ng lab on wheels, anti-rabies vaccination at deworming para sa mga alagang aso at pusa. Namahagi ng mga salamin, pagkain, grocery packs at nagparaffle din. May mga ipinamahaging wheelchair, tungkod at saklay sa mga nangangailangan nito. Ang mga homeowners association nabigyan ng medical equipment. Sobrang masaya kasi syempre nag-umpisa tayo na sa bangbang lang, konti lang tayo. Tapos ngayon parang ina-anticipate ng mga Pasigueño kung kailan tayo bababa at ang dami nila na pumupunta talaga. Worth ang time namin kasi syempre Sunday ngayon. Ginawa na namin back to back. Minsan sinasama namin yung mga bata pag walang gawa. So sobrang nakakataba sa puso na ang acceptance sa amin ng mga Pasigueño is sobrang overwhelming, no? Yes. Oo. Parang inaabangan siya palagi. Ang fear ko, yung every time na bababa kami, tinatanong ko na, madami bang tao? Kinakabahan ako kasi ang medical mission, hindi siya magiging successful kung hindi ganun karami ang tao. Eh napansin namin, sobrang dami, sulit. Sulit yung pagbaba namin kahit pawis ka na, ang init, pero sulit ang pagbaba namin na nakikita mo na madaming tao na nakakaharap mo at nakikilala ka. Yung laboratory on wheels,
na may kasama din X-ray tsaka ECG. So nandyan siya kasama natin sa lahat ng magiging medical mission natin ngayon. Nakarating din siya sa Tanay. One-stop shop, yun naman yung gusto rin naman namin. So dito kasi diba, una, health and wellness ang nangyari sa amin. Health part niya is the free medicine, free checkup, free eyeglass, free dental. Yung wellness, syempre, kailangan din ng body na nagpapahinga. Minsan, hindi afford na magpamasahe, magpa-manicure, pedicure, magpagupit ng buhok. So, nandito na rin siya. In-offer na rin namin para relax-relax din pag may time. Hindi puro trabaho tayo. Pati yung sa mga aso natin na alaga, binigyan din natin ng servisyo. Hindi lang pag-i-inject sa mga aso natin. Pinasama ko pati deworming kung kailangan ng aso nila. Sinigurado nila na maging ang mga relocatees sa Laguna ay matutulungan ng kanilang proyekto. Madami pang aktibidad ang nakalatag sa mga darating na buwan ayon sa mga Diskaya. Meron para sa sektor ng mga kabataan at aabangan ang kanilang mas pinalaking medical mission at grand job fair. We are scheduling Laguna papunta doon kasi hindi ganun kadali pala mag-schedule ng medical mission kasi it's out of Pasig. So kailangan namin talaga matansya na mabit-bit natin sapat na gamot, sapat na serbisyo, na lahat na ng serbisyo na nandito sa Pasig, mabit-bit din natin sa lugar nila para hindi sabihin ay bias kasi sa Pasig lang na ibibigay. So kung ano yung ino-offer natin dito sa Pasig, yun din ang dadalhin natin sa lugar nila. So yun ang medyo nagiging difficulties namin sa ngayon, yung paglabas, pero definitely pupuntahan namin ang Laguna. Tingnan natin kung kaya pa natin ising, it's a schedule natin na makarating din sa ibang part ng Tanay. For Barangay Palatiu, as per request, August 27, meron silang mini-concert na gagawin dito. Bababa dito si The Ones, si Kiyo, ayun, si Waki Kiray. May pasabog pa kami sa August 31 sa Rizal Stadium. Magpapal-free concert tayo doon. Pero yan, in coordination with the SKs and the former SKs, sila yung nag-organize nitong concert na to. Tayo sumuporta lang sa kanila bilang isang foundation. Yan. For the Bear Month, yun, we have another concert coming up para sa mga kabataan pa rin. Still, we have the medical mission at may pinaplano kami to have a grand medical mission. Mag-aanap pa kami ng venue na malaki na may kasamang job fair na grand job fair din. Para sa mga Pasigenyo, ma-assist namin. Try natin na dito naman isang maging servisyo din natin na mag-match tayo ng mga applicants going to other companies dito kasi we have the licenses naman siya for that. Tapos may other project pa kami na kanina binigay sa akin ni Vice EO, yung para sa mga liga naman yun ng mga kabataan. Yes. Something inter-barangay ba na baliga? Mga sports. Mga sports. Yes. Yun po ang magiging pinag-usapan namin ni Vice. Na, you may never know. We might kasi have the next niya. Nuno Carlos dito sa Pasig. Wow. Diba? Wow. Oo. So, let's support yung mga ganyan, yung mga sports activity. Ang tentative date namin is August 31, but syempre, we need to have confirmation or work with Robin para sa confirmation ng schedule na yon. At isa pa lang yun na ibababa namin. Tignan namin baka during the week bababa kami sa pinagbuhatan, hindi lang Saturday, Sunday. Kasi sa daming tao sa pinagbuhatan, hindi lang once, more than once tayo bababa dyan. Kahit weekday, willing akong bumaba sa kanila. Tuwang-tuwa si Kapitan Bobot Guevara at ang kanyang council sa biyayang natanggap. Dalawang garbage hauler na kanilang magagamit para mas mapaiting ang isa sa mga prioridad sa kanilang barangay, ang garbage segregation at waste management. Gaya ni Guevara, nagpasalamat din ang mga Palatiwenyo sa tulong ng SGC. Ang iba sa kanila talagang inantay ang pagkakataon na ito para magpa-check up at makakuha ng mga gamot at vitamins dahil wala silang kakayanang makabili nito. Taos puso pa sa salamat po sa St. Gerald Charity Foundation. Dahil ito po ang ibibigay nila hauler ay napakalaking bagay po sa barangay namin. Sa totoo po, 3 years na po ang aming Solid Waste Management Ordinance ng Barangay Palatiu, kung saan po kami po mismo ang nag-aakot na ng basura sa barangay namin. May oras po kami, 9 o'clock in the morning, yung kariton lang po ang gamit namin, pero this time po, napakalaking bagay po, dalawang ganito ang aming natamo o binigay ng St. Gerald Foundation. So ngayon po, mas mapapaigting pa po namin yung tinatawag nating Solid Waste Management Ordinance ng Barangay Palatiu. Kung saan po, sana dumating sa punto po
na wala na pong basura sa kalye, no? At yung pong segregation, ipapatupad na po, pinatutupad na po namin yan. In fact po, yun pong tinatawag nating kitchen waste. Alam niyo yung kitchen waste? Sa basura, ginagawa po namin biogas yan. So, kami pong barangay lamang ang meron yan. Ay, medical mission, overwhelming. Grabe, ang daming tao. Diyan sa bilog, nakita nyo kanina umaga yung pila, hanggang dun. Ewan ko, kumabot sa kanto ng palati pa. Ang daming tao. Talagang tuwa-tuwa ang mga tao sa gantong klaseng servisyo na binigay po ng St. Gerald Foundation. Importante po to kasi ano po to, parang merong pang BP, merong tawag dito nebulizer, meron pang iba po, kaya lang hindi ko pa natingnan, hindi ko pa na-check yung iba nandi dito sa bag. Nagpa-check up ako, may mga gamot na binigay po sa akin. Tapos darating kasi yung operasyon ko, so binigyan na rin ako ni doktor na 2 gamot pa na extra para dun sa gagawin yung operasyon para hindi na ako bibili. Meron akong bato sa abdo, tapos ooperahan ako ngayong 21, ngayong week na. Kay Ma'am Sarah at sa husband niya, maraming maraming salamat po. Sa buong staff po ng St. Gerard, nagpapasalamat rin po ako. Sa mga doktor na nandito po na tumulong at sa iba pong mga staff. Sa amin pong kapitana si Heriberto Guevara, maraming maraming salamat din po. At sa kanyang staff, sa mga barangay councilor po na nandito, maraming salamat po dahil hindi rin po ito mabubuo kung wala rin po sila. God bless po sa lahat. Kaya pumunta ako kasi marami po sa kasis. Sumugod na ako dito. Tulad ng check-up, nakatanggap ako ng mga gamot na kailangan ko. May sakit kasi kung pneumonia. Hanggang ngayon naggagamot pa ako. Continuous yung paggagamot ko. Sana Attorney Sarah matulungan niyo po lahat ng barangay na nangangailangan ng tulong. Marami akong sakit at nagpapasalamat ako sa mga tulong na ginawa nila sa akin. Maraming salamat po sa mga tulong na ginawa niyo. Yung mga kwan sa salamin ko kasi malabo mata ko eh. Itong isa hindi malabo salamat. Meron akong mga thyroid na sakit na kwan. Marami ako sakit din. May sakit ako sa puso. May sakit ako sa diabetes. Tapos marami akong sakit. Ito mga sakit ko. Maraming salamat po sa kay Kuya Gordy at saka Ate Sarah. Maraming salamat sa Medical Mission. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.